ang ganda ko daw. Wow, guys. Thank you. And ang ganda daw ng hair natin. Syempre, kailangan natin paghandaan to first live natin to dito. Hello, Jeric Ivan, new follower and supporter of Zephanie. Oh, thank you, guys. And thank you din po sa mga nag-welcome sa akin. So, warm welcome nyo, guys, sa akin sa GMA, of course, and Asa Ka Puso. Thank you sa inyong lahat. And I'm really excited na simulan na itong journey na to at itong adventure na to na kasama kayong lahat. Kaya, if you have any questions, guys, you can drop it sa comment section or dyan sa may question section. Wow, nag-invento. Okay. My precious, thank you. Welcome to Sparkle Fam, Kapusong Zephanie. Alam nyo, na-miss ko yun. Na-miss ko yung word na kapuso talaga dahil nakwento ko nga yesterday, guys, sa mga hindi po nakakaalam. Yesterday, ginanap po official announcement and official na pag-welcome po sa akin bilang isa sa mga artists na po ng Sparkle. Kahapon yan nangyari and press conference po yan. So, yun, doon talaga mas naging official na, guys, na sa kapuso na tayo. But ngayon, if meron man kayong question or kung may gusto kayong tanungin sa akin. Yeah, but anyway, sa mga bagong dating po, I'll be sharing something sa inyong lahat na sana ay abangan nyo at i-look forward nyo dahil malapit na yan. Ako sobrang excited na ako kasi ngayon ko na lang ulit ito magagawa and na-miss ko to. And it's something na I've been doing din naman ever since bata ako. Kaya ngayon, magagawa na ulit natin. Hello, Zephanatics Official! My loves! Thank you so much, guys, sa inyong lahat. Hindi ko man mapasalamatan bawat isa sa inyo. Pero please know that I appreciate each and every one of you. Kaya... So, yeah. Ayan, may mga questions na. Pero bago yan. Okay, eto na. I-share ko na sa inyo. So, this coming Sunday po, April 1, 2, 3. April 3, tama. Ayan, nalito po tayo sa date, diba? April 3, guys, we'll be guesting on All Out Sundays! Yay! Finally, guys. Makakabalik na po ulit ako sa stage at makakakanta na ulit ako sa stage, makakapag-perform. At syempre, hindi lang yon dahil may mga makakasama po ako sa prod na yan this Sunday. Oh my gosh. Sino kaya sa tingin nyo? Kung may hula kayo, guys, i-comment nyo yan. Tingnan natin kung merong makatama ng artist na makakasama po on stage sa first ever performance ko sa All Out Sundays. And I'm really, really excited kasi, syempre, yun nga, I think it's been half a year since nung last na nakapag-perform ako on stage. Syempre, ngayon, iba na yung feeling and sobrang ano, nakakaba. Nakakaba. Ayan, naghuhula na sila. So, merong Julian San Jose. Parang ang dami na nagsasabi na si Ate Julie daw yung mga kasama ko. Sino pa? Jessica V or Marian? Ay, ito, may kumpleto talaga. Ayan. Sige, guys. I-share ko yan mamaya sa inyo po kung sino. Pero, alam nyo, konting kwento lang, every time I'm on the stage, hindi talaga nawawala yung kaba ko. Kasi, every time na nagpe-perform ako, nandun yung kaba, yung feeling na parang you really want to showcase yung pinaka-best mo na performance. And siguro, even yung mga ibang artists like na super sanay na mag-perform and talagang magagaling na, I think nandun pa rin yung kaba every time na magpe-perform. Pero ako personally, hindi po talaga yung nawawala. Lalo na
kapag yung ano, magsasalita ka na, mas nakakaba pala magsalita on stage kaysa kumanta. Kasi pag kumakanta ka lang, parang alam mo na yung lyrics mo and alam mo yung tono. Syempre, kailangan mong aralin yung mga songs mo and yung mga nabigay sa'yo na, na prod. Pero iba yung feeling kapag magsasalita ka na. Mas kinakabahan ako. But yeah, before I go on stage, sa mga gustong magkaroon ng idea sa feeling na nasa stage, talagang nagpe-pray muna ako. As in, nagpe-pray ako na magkaroon ako ng presence of mind and yung confidence, yung strength, at syempre yung desire and yung passion. Dapat nandun pa rin yung purpose mo, kung bakit mo ginagawa yung ginagawa mo, like kung bakit ka nagpe-perform. And one of the reasons why I love performing on stage and na ma-share yung talent ko is because I also want to inspire people through my music. At I hope I'm able to do that every time na nagpe-perform ako on stage. So, yun. Kaya parang, hindi lang siya basta kanta, guys. Hindi lang basta kinanta mo yung song, but you also want to send a message sa mga nanonood sa'yo. Kaya yun po yung na-excite akong gawin ulit ngayon, lalo na here on GMA at para sa lahat nating mga kapuso. Yes, sa mga bagong dating dyan, or if you're still here, guys, comment kayo ng green hearts because my favorite color is green and I love hearts. So, green hearts, let's go! Hope na magkaroon kayo ng prod ni Carlina Alcantara. Yes. Okay. So, meron na akong mga na-meet na artists din po ng GMA recently, and actually, talagang na-feel ko na sobrang welcome. Parang sobrang welcomed and ano, yung love nandun agad, parang kala mo close na kami agad lahat. And ano, hindi, nahihiya ako syempre dahil first time ko silang makikita yung iba in person and mami-meet in person. Of course, nakikita ko sila online. Like kay Lynn, na-meet ko na siya in person dahil may mga common friends kami. But yung iba, as in, parang nakaka-starstruck na, huwag, nakita ko lang sila online. And now, it's not impossible na makasama ko sila on stage. And yun na nga, na-meet ko din sila. So, sobrang warm ng feeling. As in, everyone was really nice. And parang sinasabi nila, welcome to GMA! Kapuso, gano'n. Kaya kahit papano, I really, ano na agad, felt comfortable nung una pa lang. At nabawasan ng konti yung kaba. Kasi, yung environment, sobrang, yun nga, warm and very kind. Yun, and I'm really looking forward na ma-meet ko pa yung ibang mga artists. Syempre, nung bata ako, guys, ang pinapanood ko talaga ng mga shows on GMA. Favorite ko yung mga ano, wish ko lang, ganun. Kapuso mo, Jessica So. Yung mga trivia do, lalo na yung pag medyo horror na, yun yung mga gusto ko ng mga episodes. Tsaka tuwing umaga, yung mga balita, tapos naghaba nag-release ka ng uniform, pasok ka ng school. Yeah, share ko lang. Namiss ko lang, kasi ngayon, more on online na talaga tayong lahat. Kaya, nakakamiss din manood talaga sa TV and every morning. Yung ganon, yung abangan mo yung balita. So, okay. Actually, may mga iba pa akong mga hinandang mga questions para sa sarili ko na ma-share ko sa inyo. Kasi, na baka na-curious kayo kung anong feeling. If ever may nag-wonder sa inyo kung anong routine ko, yun nga, before a show. Minsan, the day before the show na lang kami nakapag-aral ng songs. And yun siguro yung pinaka-challenging sa lahat. Yung makapag-aral ka ng kanta before nung day na ipe-perform mo siya. So, ang hirap, guys. Pero,
doon kami, feeling ko, doon na i-improve talaga yung skills mo din as a singer or as a performer, even as an artist, like, in general. Kaya, yun lang, kailangan ko lang aralin ng ilang oras na dire-diretso papakinggan ko yung song, tapos hindi na ako masyadong kakain ng sweets kapag ganun. Nasa AOS ka na ba sa Sunday? Yes po! Yes, Louie Penaranda. This coming Sunday, guys, again, I'll be guesting po on All Out Sundays. At eto na nga, ang mga kasama ko po sa prod na yan ay walang iba, kundi sila. Marami! Of course, none other than Miss Julian San Jose, Miss Rita, and Miss Aisel Santos. Kahapon lang sa ano, kahapon lang guys sa press conference, nabanggit ko na ilan sila sa mga gusto kong makasama at maka-collaborate on stage. And this Sunday, mangyayari na po agad yan. Kaya, kinakabahan na ako guys, sobra. Kasi, yun nga, ilan sila sa mga dream ko na maka-collaborate po. So wish me luck guys. Gusto ko na maging successful tong prod na to. And of course, first time ko sa All Out Sunday. So gusto ko talaga maging memorable tong performance na to with them. And yeah, sila pong makakasama ko. Tingnan natin, may mga questions dito. Ay, mayroon na nagtanong kung sino daw gusto kong makaduet sa AOS. Actually, aside sa kanila, if duet lang, siguro gusto ko din pong makaduet sila Kuya Christian Bautista or Kuya Mark. Kasi iba din yung ganong kind of prod, yung duet na parang babae at lalaki po yung song, parang mga ganong songs. So, yeah. Ilan pa lang sila doon. Pero this Sunday, yun na talaga yung ano, yung isa na agad sa mga dream come true, guys. Sabi nila po dito, nanonood daw po si Sir Gabby Eigenman. Hello po sa inyo po. Hello po, sir. And nandito ba si Kuya Jeremiah? Ay, wala daw. Pero yes, si Jeremiah din. Na-meet ko na si Jeremiah at nakikita ko lang siya sa IG. Nakapag-usap lang kami on IG and then na-meet ko na siya. Hala guys, I'm really sorry if hindi ko po nababasa lahat ng comments. Sobrang na-excite ako mag-share sa inyo. Ang dami kong gustong i-share, pero eto. Gusto mo rin bang mag-try sa teleserye? Of course, siguro someday or sa tamang time kapag din feeling ko ready na ako. But ngayon, we're getting ready na din kasi I've been taking acting workshop, so para hindi naman masayang yan guys kapag sa tamang time, and of course pag nabigyan tayo ng opportunity, so hintayin natin yan and ipag-pray po natin yan. Yeah. Oh, pagising mo bukas, Sunday na. Hindi pa, Saturday pa lang tomorrow. Avante Cathy. Tama ba? Friday pa lang ngayon, di ba, guys? Okay. Yan, nasagot na natin yung dream collaboration, guys. Act and sing, parang ang hirap naman. But actually, guys, ha, singing is also parang acting din at the same time. Kasi may story din yung mga songs. Kaya kailangan mo din i-portray yung emotions na yon dun sa song. Syempre, kung malungkot yung kanta, parang dapat yung emotions mo, yung expressions mo, sumasang-ayon sa song. Parang ang weird naman kung nakangiti ka tapos malungkot yung kanta. So, parang basically may acting din, no? And kailangan mo talagang alamin yung message ng song. So, that's one of the most important things na kino-consider as a singer sa mga song. What else?